I'm sorry. You can at least try, Mr. Mercado. Malaking perang nakataya sa ganito at hindi ako makakapag-invest sa baguhang katulad mo. Tumayo na ang matandang negosyante. Napahinga na lang si Harrison at gigil na hinampas ang ibabaw ng mesa. Nagmamadaling lumapit sa kaniyang kaibigan at assistant na si Nigel. Kumusta? Pagod siyang sumandal sa kinaupuan at nilawagan ng kurbata. Nakumbinsi mo ba si Mr. Mercado na mamuhunan sa Parma? No. Sagot niya kasabay ng pagtanaw sa labas ng restaurant. Narinig niya ang paghinga ng kaibigan. Paano na yan? Mapapalago ba natin ang kumpanya? Of course. Ano bang klaseng tanong yan? Agap niya at sinalubong ang tingin nito. Wala pa kasi tayong nahanap ni isang investor. Umiling-iling siya habang nakakunot noo. Kaya nga ako nandito, hindi ba? Marami pa akong kikitain ng mga investors na pwedeng tumulong sa atin. I won't stop until I find at least one. Okay, pero kailangan na nating ibalik yung suit mo. Napatingin si Harrison sa suot. Nang makalabas sa isang cubicle, ay tinitigan ang binatang sarili sa salamin. Kailangan niyang magrenta ng mamahaling suit sa tuwing makikipagkita sa mga investors para maging presentable at makuha ang tiwala ng mga ito. Hindi naman sa wala siyang kakayahang bumili. Mas inuuna niya lang lagi ang kumpanyang pangarap niyang lumago. May ilang linggo na siyang naghahanap ng investor para sa kanyang maliit at nagsisimula pa lang na pharmaceutical company. Marami siyang naiisip na ideya para sa sariling kumpanya, ang kaso kulang siya sa suportang pinansyal kaya kailangan niyang mangumbinsi ng mga investors. Heto na. Inabot ni Harrison ang garment bag kay Nigel. Bumili ka na lang kasi ng bagong suit. Magkasabay silang lumabas ng restaurant patungo sa kotse. Hindi dapat yan ang unahin ko. Alam ko, pero hindi ba sabi mo nga marami kang kikitaing investors? Itinikom ni Nigel ang labi ng huminto si Harrison. Seryoso niyang hinarapan ito. Napangiti ang kaibigan nang dumukot siya ng wallet. Nilahad agad nito ang kamay. Pagkasyahin mo yun sa dalawang suit. Teka, saan naabot ang 2,000 na to? Nasa 7,000 ang halaga ng isang. Sa mga thrift store mo ako ibili. Kapag pangit ang napili mo, ikaw magsusuot nun. Banta pa ni Harrison bago pumasok sa kotse. Habang nagmamaneho ay tinawagan naman niya ang isang kapitalista. Sekretarya nito ang sumagot bago binigay sa totoong pakay. Mr. Antonio, kumusta? Magiliw niyang bati. Sorry, I'm not familiar with you. I'm Harrison Del Rosario from the Medicare Pharma Company. Magalang na pagpapakilala niya. Hindi tumugon ang nasa kabilang linya. I have many things to discuss with you, Mr. Antonio. Do you want me to invest in your company? Diretsong tanong nito. Napaangat ang binata sa kinauupuan. Yes, I'm hoping. Bumuntong hininga ang matandang negosyante. If you'll give me a chance, pwede po akong mag-arrange ng meeting kung kailan kayo libre, Mr. Antonio. Okay, hayaan mong kausapin ka ng sekretarya ko. Napasuntok sa hangin ng isang kamay ni Harrison nang sandaling huminto. Thank you so much. Have a good day. Ilang beses niyang nahampas ang manibela sa sobrang saya. Dire-diretso siya sa kanilang building. Good morning, sir. Mabilis na tumayo ang ilan niyang staff nang makapasok siya sa loob. Prepare for the presentation. Formal niyang wika. Presentation na naman? Araw-araw na tayong gumagawa ng presentation, wala namang nangyayari. Huminto si Harrison nang marinig ang reklamong yon. Nagsikuhan naman ang ilang researcher ng Medicare Pharma. Marahan siyang umikot. Hindi po ako yun, sir. Si Mark po yun. Paninisi agad ng isa. Lumipat ang mga mata niya sa tinutukoy nitong empleyado. Nakatungo ito at hindi sinasalubong ang tingin niya. Ulitin mo ang sinabi mo. Utos ng binata. Umiling lang ang natatakot na si Mark. Ulitin mo! Napaigtad ang mga empleyado sa sigaw ng CEO. Sir, kasi araw-araw na tayong gumagawa ng research para sa mga presentation pero wala pa rin kayong nahanap na investor para sa kumpanya.
Napangiti si Harrison sa inis. I know what I'm doing. Sana ganun din kayo. Nandito kayo para mag-research, hindi para sermonan ako. Back to work. Automatikong nagpulasa naman ang mga ito, pabalik sa kani-kanilang mga lamesa. Harrison! Natatarantang pumasok si Nigel sa loob ng kanyang munting opisina. Seryoso siyang huminto sa pagbabasa. May maganda akong balita sa'yo. Siguraduhin mong good news yan. Pormal niyang aniya. Nakangiti itong tumango. Go ahead. Muli siyang yumuko at pinagpatuloy ang pagbabasa. May nabanggit sa akin yung may-ari ng thrift store na makakatulong sa'yo. Investor? Hinilig ni Harrison ang ulo. Mas sigit pa doon. Padabog niyang ibinaba ang hawak na ballpen at buisit na tinitigan ng puno ng excitement na kaibigan. Sasabihin mo ba o hindi? Kung hindi, umalis ka na sa harapan ko at baka isang mind reader. Natigilan si Harrison. May kilala silang magaling na mind reader. Pwede kanyang matulungan sa paghahanap ng mga investors. Niruruk niya ang nasa isip. Bakit naman kakailanganin niya ng isang mind reader? Makakatulong siya sa kumpanya mo. Sa paanong paraan, Nigel? Napipikon niyang tanong. Inilapit ng kaibigan ang muka. Simple lang. Malalaman mong nasa isip ng mga investors na kaharap mo. Kumbaga, you're one step ahead. At marami pa siyang pwedeng gawin dito sa kumpanya mo. Nanatiling nag-iisip si Harrison. In short, kailangan mo siya. Malaking tulong siya sa'yo. Sigurado ako. Bilib na bilib ito sa sarili habang sinasabi sa kanya ang mga pahayag na yon. Okay, fine. Sumandal siya sa Celia. I need to prove na totoo nga ang sinasabi mo. Kung mind reader talaga siya. Aniyan niya. Pwede nating subukan. Naiinip na nakapatong ang siko ni Harrison sa ibabaw ng bintana ng kanyang kotse. Tanaw-tanaw nila ang isang bookstore. Matagal pa ba? Sigurado ka bang dyan siya nagtatrabaho? Oo, yan ang sinabi ng matandang babae. Tugon ni Nigel na sumilip sa bintana. I'm telling you now, kapag walang kwenta at nasayang ang oras ko rito, lagot ka sa akin. Banta niya sa kaibigan. Nakausap ko na yung mga tao sa thrift store. Kilala siya bilang pinakamagaling na mind reader dito. Natatakot silang kaharap yung babae kasi nababasa niyang isipan nila. Mas lalo lang siyang nalunod sa curiosidad. Maaring magamit niya yon para mabasa ang nasa isip ng mga makakaharap niyang investors. Masagot niya agad ang mga alalahanin at pangamba ng mga ito sa pag-iinvest sa kumpanya niya at sa mga haharapin pa ng kaniyang parma. Sa oras na maging successful ang Medicare Parma, siguradong marami pa siyang makikilala at hindi niya alam kung anong tumatakbo sa isipan ng mga makakasalamuha. Ang sabi nga nila, nakakalamang ang may alam. Tumango si Harrison sa naiisip. Mabilis at sunod-sunod siyang siniko ni Nigel. Ayun na siya. Automatikong sumilip siya sa unahan ng sinasakyang kotse. Tanaw niya ang nakatalikod na dalawang babaeng nagbubukas ng isang bookstore. Sino ba dyan? Yung matanda? Hindi. Naniningkit ang mga mata ng binata para lang masilayan ang tinutukoy na mind reader pero masyadong malayo kaya hindi niya ito maaninag ng husto. Good morning! Naputol ang pagbati ni Mandy sa customer. Isang lalaki ang kaharap niya sa cashier desk ng bookstore. May problema ho ba, mister? Walang gana niyang tanong. Napailing na lang siya nang mabasa ang nasa isip nito. Mukhang may nagsabi na rito ng tungkol sa kakayahan niyang makabasa ng isip ng ibang tao. Bibili ho ba kayo makikipagtitigan? Nilinis muna ni Harrison ang lalamunan at inayos ang pagkakasuot ng suit. Muli niyang pasimpleng pinagmasdan ang babaeng kaharap. Parang wala namang espesyal sa babae. Pangkaraniwan lang ang ganda nito at hindi pa katangkaran. May bibilhin po ba kayo, mister? Kontrol ni Mandy ang ines matapos mabasa ang panlalait ng kaharap sa kanya. Journals? Dun po. Sigunda niya agad at tumuro sa di kalayuan. Iniyuko niya na rin ang ulo para hindi tuluyang mabasa ang nasa isip ng kaharap na istranghero.
Napangiti si Harrison mula sa kanyang narinig. Iyon ang saktong nasa isip niya. Bibilis siya kunwari ng isang business journal. Huminto ang dalaga dahil hindi pa rin kumikilos ang nasa harap niyang customer. Nagtitimpi siyang nag-angat ng muka. Hey, little girl. Mind reader ka talaga? Nakakabasa ka ng isip ng iba? Si Mandy naman ang napangisi. Tuwang-tuwa ang lalaki sa harap niya. Nababasa niya rin ang pangarap nitong magamit siya sa mga kung sino-sino at sariling kapakinabangan. Sorry, mister. Ano hong sinasabi niyo? Formal niyang tanong. Do you really have the ability to read the mind of others? Peking tumawang dalaga bago sumeryoso. Marami ho akong trabaho at kabubukas pa lang ng store. Huwag niyo ho akong busitin. Tumalikod na siya rito. Nabasa mo ang isip ko. So stop pretending, little girl. Napapikit siya sa inis. Alam mong naghahanap ako ng business journal. Without me saying so. Nilhad pa nito ang isang kamay. Karamihan ng mga edad na katulad nyo, journals ang binibili kaya yun ang sinabi ko. Kaswal na palusot niya. Sinong may edad? Me? Inosente siyang tumango. Hinawi ni Harrison ang magkabilang suit sa bewang at mayabang na pumamewang. Don't you know me? I'm one of the hottest bachelor in town. Umiling ang dalaga. Hindi ako kumbinsido. I'm Harrison Del Rosario from Medicare Parma. Seryoso niyang tiningnan ang inaabot nitong kamay. Wala akong balak magpagamit sa tulad mo, kaya umalis ka na. Stop! Napamaang siya nang nasa harapan na niya ang binata. Look and listen. Pwede kong i-offer ang kahit ano. Tulad ng ano? Big salary. Pinagkatitigan ni Mandy ang kaharap. Binasa niya ang nasa isip nito bago siya napangiti. Wala kang mahanap na investor. Anong ipapasahod mo sa akin? Lumaki ang mga mata ni Harrison sa bigla at pagkamangha dahil eksaktong yon ang tumatakbo sa isip niya. Alis na. Kung walang patutunguhan ang buhay mo, huwag mo kong idamay. Aniya ng babae at nilagpasan ang hindi makapaniwalang binata. Ano na ang plano? Patakbong lumapit sa kanya si Nigel. Naroon sila sa labas at nananatiling nakapark ang kotse sa di kalayuan sa bookstore. Ayaw pumayag? Pinunasan niya ang butil ng pawis habang nasa ilalim ng tirik na araw. Nababasa niyang nasa isip ko. Mahinang wika niya. Totoo nga? Isa siyang mind reader? Tumango siya sa kaibigan. Mukha lang siyang ordinaryo, pero isang tingin lang niya. Nabasa niyang bibilhin ko. Unbelievable! Tanging sambit ni Nigel. Hinugot ni Harrison ang cellphone mula sa bulsa. Napamura siya nang makita ang oras. Nako, may meeting pa pala ako with Mr. Antonio. Let's go. Pinigilan nito si Nigel. You stay here. Bakit? Bantayin mo ang mind reader na yan. Baka makuha pa ng iba. Muli niyang tinanaw ang babae sa loob ng bookstore. Kailangan natin siyang mapapayag. Malaking tulong siya sa kumpanya. Hindi natin pwedeng palampasin ang kakayahan niya. Okay, akong bahala. Huminga ng malalim si Harrison habang nananatili ang mga mata sa babae. Patakbo siyang pumasok sa restaurant pero nang makalapit sa mesa ng posibleng investor ay pumormal siya. Pinigilan ang hingal at inayos ang sarili. I'm sorry, Mr. Antonio. Itinuro nito ang silya. I sincerely apologize for being late. Marami lang akong meeting today. Pakunwari niya. Ngumiti lang nang makahulugan ng matanda. Parang hindi naniniwala sa yabang niya. Hindi lang niya ang bagong labang suit. Napatingin siya sa baso ng tubig. Dahil sa hingal at pagtakbo ay nanunuyo ang lalamunan niya. Pasimpleng abutin niya ang baso ng magsalita ang kaharap. Can we proceed with your proposal? Sure, Mr. Antonio. Nilunok na lang niya ang laway at kinuha ang daladalang portfolio. Maayos naman niyang naiabot yon at sinimulang basahin ng matanda. Gumagapang ang daliri niya para abutin ang baso nang tumingala si Mr. Antonio. Ibinaba niya agad ang kamay
at dinapuan ng kabahabang magkahinang ang kanilang mga mata. I'm sorry. Nawala ang emosyon sa mukha ni Harrison. Masyadong malaking sugal ang mamuhunan sa isang baguhang kumpanya at baguhang CEO. Nagbaba ng tingin ng binata. Malaking halagang ilalabas ko at walang kasiguraduhan ang paglago ng pera ko. I hope you understand, Mr. Del Rosario. Mr. Antonio, malaking potensyal ng Medicare Pharma. I'll make sure sulit ang ibibigay niyong pagkakataon. Umiling lang ang matanda. Napapikit siya. Kung nababasa lang niya ang nasa isip nito, mapapagaan niya ang mga inaalala ng investor tungkol sa pamumuhunan sa kaniyang kumpanya. Siguradong may mas posibilidad na pumayag ito sa inaalok niya. Hello, kumusta? Pumayag ba si Mr. Antonio? Nasa bookstore ka pa? Pag-iba ni Harrison habang nagmamaneho. Lumungkot ang mukha ni Nigel. Nasa tono ng kaibigan ng pagod, kaya sigurado siyang hindi napapayag nito ang matanda. Nandito pa. Napahinga si Harrison. Mabigat ang kalooban niya. Masyado bang mataas ang pangarap ko? Natanong niya sa kaibigan matapos tumahimik ang linya. Wala namang pangarap na mababa, hindi ba? Aniya naman ni Nigel. Mapait ang ngiti sa labi niya. Kung mababa ang pangarap mong maging successful ang Medicare Pharma, hindi pangarap ang tawag dyan. You're right. Pagsang-ayon niya, biglang nabuhayan ang nangihina niyang kalooban. Isa siyang operation consultant noon sa isang kumpanya. Napagod siyang magtrabaho para sa iba at ang pangarap na magkaroon ng sariling kumpanya ang pinagpursigihan niya. Hindi para sa sarili, kundi para sa kaniyang namayapang ina. Wala sila noong pera para makabili ng gamot. Ngayon na may kakayahan siyang makagawa ng mabisa pero murang gamot para sa nangangailangan, nagtayo siya ng isang maliit na pharmaceutical company. Meron siyang 500 empleyado. May ilang gamot silang nagawa at binibenta. Hindi nga lang ganoong kakilala. Hindi niyo ba talaga ako tatantanan? Sige na, pumayag ka na. Nilagpasan ni Mandy ang lalaki. Sinimulan niyang isarado ang pinto ng bookstore. May dahilan kung bakit ginagawa ng kaibigan ko to. Napahinto siya sa ginagawa. Para to sa mama niya. Tumindig ng diretso si Nigel nang humarap ang dalaga. Gusto niyang maging successful ang Medicare Pharma para makatulong sa iba. Nag-arko ang mga kilay niya at pinagkatitigan ang kaharap. Sinubukan niyang basahin ang nasa isip nito. Kaya pumayag ka na. Harrison! Naputol ang usapan nila nang halos mangudngod sa gitna nila ang lasing na CEO. Inalalayan agad ito ni Nigel. Ikaw na mind reader ka. Turo nito sa kaibigan. Hindi ako. Siya. Alangang iniharap ni Nigel si Harrison kay Mandy. Ikaw. Lasing na simula ng binata. Pumayag ka na sa inaalok ko. Mas malaki hamak ang ipapasahod ko sa'yo. Namumungay ang mga mata nito at namumula ang mukha sa tama ng alak. Harrison, pigil ni Nigel sa paglapit sa dalaga pero hinawi nito ang kamay ng kaibigan. Pasuray-suray itong lumapit kay Mandy. Give me a chance. Tulungan mo ako. Pakiusap. Napakurap siya at pinagmasdan nito. At nabasa niyang magulo nitong isip. Pero nangingibabaw sa utak nito ngayon ang kagustuhan siyang mapapayag. Gagawin ko lahat. Lasing nitong sambit kasabay ng pagluhod sa harap ng dalaga. Sabihin mo lang kung anong gusto mong kapalit para tulungan ako. Napabuntong hininga si Mandy at napailing. Saan ang address ng kumpanya niyo? Bukas na ng umaga tayo mag-usap. Talaga? Nanlalaking mga matang tanong ni Nigel. Nilahad niya ang palad. Nagmamadaling kumuha ito ng card at binigay sa kanya bago sinambot ang nakaluhod at tulog na CEO. Gulong-gulo ang ibabaw ng mesa ni Harrison kahanap ng ilang papel galing sa Research and Development Quality Assurance. Harrison, humahangos na pumasok si Nigel. Parating na si Mandy.
Sinong Mandy? Tanong niya habang patuloy sa paghahanap. Ano ka ba? E di yung mind reader. Nanigas siya sa pagkakayo ko at inangat ang mga mata. What? Yung mind reader? Bakit na siya ngayon? Nakalimutan mo? Kumunot na o siya hanggang sa may kumatok. Natataranta niyang inayos ang ibabaw ng mesa at umayos sa pagkakaupo. Pasok! Narinig ni Mandy mula sa loob kaya marahan niyang binuksan ang pinto. Bumungad sa kanya si Nigel, bago ang mayabang na CEO na nakadikwatro. What can I do for you? Umiling na lang siya. Huwag kang umarte na hindi mo alam kung bakit ako nandito. Pauna niya matapos mabasa ang isip nito. Inayos ni Harrison ang sarili. Kahit anong gawin niya, wala siyang maitatago sa mind reader na ito. Take a seat. Sinuli pa ng CEO si Nigel. Ikukuha ko lang kayo ng maiinom. Lumabas na ito at naiwan silang dalawa sa loob. Pwede na ako magsimulang magtrabaho sa'yo. Napatingin siya sa dalaga. Para hindi ka na lumuhod sa harap ko. Ano? Ako? Lumuhod sa tulad mo? No way. Yes way. Tumango si Mandy. Kunwaring tumawa si Harrison bago seryosong tinitigan ng kaharap. You liar. Bakit ako luluhod sa tulad mo? Naiinis at mahina niyang tanong. Dahil kailangan mo ako. Ano? Kagabi lasing ka. Lumuhod ka sa harap ko para tulungan ka. Dahil maawain ako, kaya ako nandito. Tutulungan kita. Dahil alam ko kung gaano kaguloy ang isip mo. Natahimik ang binata. Napangiti si Mandy nang mabasa ang isip nito. Nahihiya ito sa nangyari. Ano? Magtatrabaho ba tayo o hindi? Alright. First let me tell you what your job is. Huminga ng malalim si Harrison bago ipinatong ang magkabilang braso sa mesa. Sasabihin mo lang lahat ng nasa isip ng mga makakaharap kong investors. Easy. Bali walang tugon ni Mandy. Pinagmamasdan siya ng binata at nasa isip na naman ito ang pagdududa sa kakayahan niya. Sumandal ang dalaga sa Celia. Nag-aalangan ka pa rin sa kakayahan ko? Ha? Huh? Maang-maanga ni Harrison. Nagdududa ka. Wala siyang maisagot sa pagkaprangka ng dalaga. Hindi masasayang ang ipapasahod mo sa akin. Matulin siyang tumingin sa dalaga at napakamot. Nasa isip niya nga ang perang ipapasweldo nito. Kung ayaw mo, aalis na ako. Magkasabay silang tumayo at inabot nito ang pulsuhan niya. Wait. Seryosong napatingin si Mandy sa kamay ng binata. Nagmamadali naman itong bumitaw at pinunas pa ang palad sa suot. Ang bilis naman ng mood swing mong bata ka. Magkasing edad lang tayo, kaya wag mo akong tawaging bata. Sinipat siya ng tingin nito na mayabang naman niyang sinalubong. Fine, Mandy. Go back to your seat, please. Seryosong pakiusap ni Harrison. Kaswal siyang bumalik sa kinaupuan. Kasalukuyang binabasa ni Mandy ang kanyang kontrata nang hindi sinasadyang mapatingala. Naroon ang nangangarap na binata. Huwag mo munang bilangin ang sisiw hanggat hindi pa napipisa ang itlog. Mabilis na lumingon si Harrison sa dalaga. Umiling-iling ito habang pinagmamasdan siya. Malayo nang nilipad ng utak mo, mister. Hindi ako parang isang magic. Mababasa ko lang isip nila pero hindi ibig sabihin nun. Siguradong mag-iinvest sila sa pharma mo. Tinakpa ng binatang noo. Stop it. I am not allowing you to read my mind. Siguradong nakita ng dalagang nasa imahinasyon niyang maluwag ang ngiti habang kung sino-sino ang kinakamayang investors. Nababasa ko ang nasa isip niyo kahit ayoko. Ipinagpatuloy na ng dalagang pagpirma ng kontrata habang pinagmamasdan naman siya ng binata. Tapos na. Binalik niya ang dokumento dito. Kusa siyang natigilan nang magtagpo ang kanilang mga mata ng kaharap na binata. At napalunok siya nang mabasa ang nasa isip nito. Umiwas agad ng tingin si Harrison. Inikot patalikod ang kinaupo ang swivel chair. Hintayin mo ko sa labas. Marahan siyang tumango. Maganda pero pandak?
ulit ni Mandy sa nasa isip ng binata nang makalabas ng office nito. Bagong hired ka ni Sir? Sinalubong siya ng mga empleyado ng Medicare Pharma. Maatras naman siya habang dinudumog ng mga ito. Anong position mo? Sales marketing? Drug safety? Sunod-sunod na usisa ng mga mukhang nasa harap niya. Hindi. Isa akong... Hindi ko alam na HR staff na pala kayong lahat. Singit ni Harrison. Mabilis na lumayo ang mga empleyado sa dalagang mind reader. Sorry sir, gusto lang naming i-welcome ang bago naming workmate. Workmate? She's not an employee. Eh ano po sir? Investor? Mukha siyang walang pera. Singit agad ni Mark. Tumaas ang sulok ng labi ni Mandy. Iisang nababasa niyang nasa isip ng mga empleyado ng Medicare Pharma. At yun ay kung sino siya. She's... Hindi naman alam ni Harrison ang idudugtong. Hindi niya pwedeng sabihin ang kakayahan itong makabasa ng isip. Siguradong hindi maniniwala at pagtatawanan ito ng mga kaharap. Mananatili itong top secret nila. Nilingan niya si Mandy. Isa akong may... Tinakpan na ganyang bibig nito habang nakaakbay. Nandudumilat ang mga mata ng dalaga nang tingalain siya. She's my girlfriend. Awang ang labi ng mga kaharap. She's my girlfriend, so you should all respect her. Understood? We're going on a date. Maiwan kayo rito at magtrabaho. Let's go, sweetheart. Sa pilitan niyang iginiya, ang dalagang takip-takip pa rin ang bibig. Hinihingal na humarap si Mandy nang makalabas sila ng building. Anong girlfriend? Tanong niya rito. Hindi tumagon si Harrison at tinitigan sa mga mata ang dalaga. Hinayaan niyang mabasa nito ang nasa isip niya. Hindi mo pa rin dapat sinabi yon. Sambit niya nang malaman ang dahilan nito. Ayaw nitong mag-isip ng kung ano-ano ang mga empleyado dahil madalas na silang magkakasama. Hey, you! Bakit parang talong-talo ka pa? Hindi mo alam kung gano'ng karaming chicks ang naghahabol sa akin. Mayabang na aniya ng binata na itinaas pa ang muka. Pinilig na lang niya ang ulo. Uuwi na ako. Sandali. Hinila siya nito pabalik. Simulan mo na ngayon ang trabaho mo. Let's go. Inakbayan siya ni Harrison. Nakita mo yon? Halos magkapalit ang mukha nila ng binata habang magkatabi sa silya. Sinundan niya ang tinuturo ng daliri nito. Isang matanda at singkit na lalaki sa kabilang mesa. Siya si Mr. Lim. Chinese? Oo, Chinese investor. Isa siya sa mga target ng Medicare Pharma. Isa siya sa mga gusto kong mamuhunan para sa kumpanya. Tumango si Mandy. May meeting kayo ngayon? Wala. Ano? Hinaan mo yung boses mo. Inilagay ni Harrison ng hintuturong daliri sa ibabaw ng labi. Pareho silang yumuko ng lingunin ng ilang tao sa restaurant. Walang espasyo ang mukha nilang magkaharap. Anong gagawin natin dito kung wala kang meeting sa matandang Chino na yan? Mahina pero gigil na usisa ni Mandy. Mahirap makakuha ng appointment sa kanya. Kaya asa lang akong makausap at makasingit sa oras niya ngayon. Napailing na lang ang dalaga bago tinitigan si Harrison. Nakikita niya ang dedikasyon nito sa pangarap para sa kumpanya. Mukhang lahat gagawin ng CEO. At nandito nga pala siya para tulungan ito. Anong gagawin ko? Dahan-dahang bumaling si Harrison kay Mandy. Napangiti siya nang masilayan ang mind reader. Babasahin mo lang ang nasa isip niya. Sasabihin mo sa akin ang mga alalahanin niya o ang mga pagdududa niya sa kumpanya. Basahin mo rin kung may pag-asa siyang pumayag sa inaalok ko. Sabay silang napatindig nang makitang nakipagkamay na ang Chino sa kaharap na mesa. Naunang umalis ang kaharap nito. Nagkakandarapa pa si Harrison ang lumapit sa mesa ng matanda. Ni hao, Mr. Lim. Yumuko sandali ang CEO. Napatingin ito sa kanya. I'm Harrison Del Rosario from Medicare Pharma. Inabot niya ang kamay. Akmang lalapit ang kasamang sekretarya ng investor. This won't take long. Please,
Spare me a minute. Tinitigan siya ng Chino. Pasimpleng bumulong si Mandy. Papayag siya. Napangiti si Harrison nang bumalik sa Celia ang matanda. Sabay silang umupo ng dalaga. Sorry for taking up your time, Mr. Lim. It's very difficult to get an appointment with such a great and well-known investor like you. I don't know anything about Medicare Pharma. I didn't know such a company even existed. Nakangiting aniya ng matanda. Natahimik naman sa pagkapahiya ang binata. Nagising lamang siya nang sikuhin ang dalaga. Iniisip niyang sinasayang mo ang oras niya. Bulong sa kanya ni Mandy. Alerto siya at buong kumpiyansang tinuwid ang likod. Matapang niyang tinitigan ang mga matang minamaliit siya. I will not waste your time, Mr. Lim. Can you take a look at my proposal? Maingat niyang inlapag ang isang document folder. Nilunok niya ang lahat ng pag-aalala. You can contact me when you have decided. Tinitigan lang yon ang matanda. Nilingan niya si Mandy na pinagmamasdan ng Chinese investor. Hindi niya babasahin. Mahinang aniya ng dalaga. Nababasa niyang itatapon lang yon ang matanda kung saan. Mr. Lim, please take the time to look at this project proposal. I'll make it worth your time for this. Muling nirurok niyang nasa utak ng matandang pinag-aaralan ang binata na katabi niya. Anong nabasa mo? Mabilis na tanong ni Harrison kay Mandy na tumutunggan ang baso ng kung kaninong juice. Is he going to read it? May pag-asa ba ako? Pinunasan niyang labi at humarap sa binata. Babasahin niya. Really? Tumango siya. At sa tingin niya makulit kang CEO at hindi mo siya titigilan. Mas lumawak ang ngiti sa labi ni Harrison. You're my lucky charm, Mandy. Magaang pinisil pa nito ang magkabilang pisngi niya gamit ang isang kamay bago siya hinila patayo. Muli silang bumalik sa Pharma. Napatingin sila sa magkahawak nilang kamay nang makitang nakatuon ang mga mata ng mga empleyado roon. Mabilis pa sa kidlat silang nagbitaw. Sumunod ka sa akin sa office. Mahinang utos nito sa kanya at nagpatiunang pumasok sa loob. Naabutan niya si Harrison at tubilis sa pagbabasa ng kung ano-anong dokumento sa ibabaw ng mesa nito. Anong pwede kong itulong? No, it's okay. You can rest. Umupo siya sa sofa na naroon at pinanood na lamang ang binata. Hanggang sa mapatingin ito sa kanya. Iniwasan pa niya ang mga mata nito. These are profiles of Medicare Pharma's target investors. Ani yan ang binata. Tumango naman ang dalaga. Ang sabi ni Nigel, dahil daw sa mama mo kung bakit mo to ginagawa. Nakita niyang pagkurap ng mga mata ni Harrison. Sinubukan pa niyang silipin ang mukha nito mula sa malayo. Ayokong may matulad sa akin nun. Sa amin ang mama ko. Natahimik siya, muli namang sinalubong ng binata ang mga mata niya. Ayokong may mamatay pa dahil lang hindi sila makabili ng tama't epektibong gamot. Napangiti si Mandy nang mabasang nasa isip ng binata. Malinis ang intensyon nito at hindi makasarili. Ikaw, saan mo nakuha ang abilidad mong makabasa ng isip ng tao? Sa tatay ko, may kakayahan din siyang katulad nito na minana ko sa kanya. Tulungan na kita. Tumayo siya palapit sa mesa. Natural na gumuhit ang ngiti sa labi ni Harrison. Sir, bati ni Mark nang makalabas siya kasama ang dalaga. Ma'am, alang ang segunda nito nang mapatingin kay Mandy. Magsiselebrate po ako ng birthday. Iimbitahan ko po sana kayo. Nagkatinginan ang dalawa. Happy birthday and I'm sorry. I have so much work to do. Ipinakita niya ang bitbit na binder. Edi si ma'am na lang, sir. Basta na lang hinablot ni Mark ang mind reader. Bago pa siya makapagsalita ay nahila na ng mga ito ang dalaga palabas. Nag-arko ang mga kilay ni Mandy. Nakikita niya sa kabilang mesa ang pamilyar na lalaki. Pilit niyang iniisip kung saan ito nakita. Hanggang sa maalala niya ang ilang profile ng mga target investors ng Medicare Pharma. Mabilis niyang inilipat ang mga mata sa kaharap ng mga empleyado ng binata. Pahingi
Humingi ako ng contact number ni Harrison. Nabitin ang pag-inom ng mga ito ng alak. Napakunot-noo siya nang mabasa ang isip ni Mark. Kasi nag-away kami. Binura ko ang contact number niya. Palusot niya nang mabasa ang pagtataka ng mga ito sa relasyon nila. Talaga? Bakit mo naman siya tatawagan? Kasi namimiss ko na siya. Akin na, bilisan mo. Tumayo na si Mandy at inagawang hawak na cellphone ni Mark nang makuha ang number ng binatay sandali siyang lumayo sa mga ito. Hello? Bakit? Seryosong tanong ni Harrison sa kabilang linya. Nandito si Miguel. So what? Sino bang Miguel yan? Naasar na tanong ng binata. Hindi niya alam kung nakalimutan na ba nito o sadyang wala lang ganang makipag-usap sa kanya. Si Miguel Fortuito. Automatikong napatindig si Harrison. Yung isa sa mga investors na gusto mong makausap? Bilis, nandito siya. Pagkakataon mo nang makausap siya. Okay. I'll be there in a bit. Akmanang lalakad ang binata pero mabilis itong nagbilin sa mind reader. Hey, listen Mandy. Don't let him go. Huwag mo siyang hahayaang umalis. Make him stay. Kailangan ko siyang maabutan dyan. Paalala lang, wala na sa trabaho ko to. Magbasa lang ng isip ng mga investors mo ang pinirmahan ko. Huwag ka na magreklamo, sweetheart. Bye. Mabilis na naglakad si Harrison palabas ng kwarto hanggang sa matigilan at mapatingin sa sarili. Nakasuot lang siya ng roba kaya't nagmamadali siyang bumalik sa banyo para magbihes. Natanaw ni Mandy ang pagtayo ni Miguel. Sa nakikita niya, ay paalis na ito. Nagmamadali niyang kinuha ang baso ng tubig at sinaktuhang sa lubungin ng investor. Nako, pasensya na. It's fine. Nagtugma ang mga mata nila ng binata. Umangat ang magkabilang kilay ng dalaga nang mabasa ang isip nito. I'm sorry, miss. Are you okay? Tanong ni Miguel at sinipat ang kabuuan niya. Okay lang. Lumingon siya sa entrada ng restaurant para silipin ang CEO ng Medicare Pharma. I have to go. Sandali lang. Pigil niya nang balikan ng atensyon ng paalis na si Miguel. Napatingin ito sa kanya. Nabasa ka. Pupunasan na kita. Humugot siya ng tissue at pinunasan ang polo ng binata. Halos tumalsik siya nang dumating si Harrison. Mr. Fortuito. Hinihingal pala sambit ng binata. Napatitig si Mandy sa suot na isang tsinelas at sapatos ng mga paa nito. Sorry, do I know you? I'm Harrison from Medicare Pharma. Kinuha mismo ng binata ang kamay ng kaharap at pinagkamay. I have no time for this. Magkasabay na humarang si Mandy at Harrison. Natuo na mga mata ni Miguel sa dalaga. Kahit isang minuto lang. Aniyan ito. Marahang bumaling si Harrison sa mind reader. Nakikita niya ang paraan ng pagtitig ni Miguel dito. Kasalukuyan silang magkakaharap sa mesa ng pagbigyan siya ng binatang investor. Here. Inilagay ni Harrison ang file folder. Proposal? Yes. Please take a look at it. Malaki ang potential ng Medicare Pharma na maging successful na kumpanya. We have done a lot of research on many effective medicines. May this proposal convince you to invest in our company? Seryosong tumango si Mandy. Muli siyang napatingin sa mga suot sa paa ng CEO na katabi. Sa ilang araw pa lang nilang magkasama, ay napapahanga na siya sa pagiging porsigido nito. Isa siya sa matutuwa sa oras na maging matagumpay si Harrison. Daman niya ang kaba ng binata kaya mula sa ilalim ng mesa ay inabot niya ang kamay nito. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Tinanguan niya ang CEO. Nakadagdag naman yon sa pag-asa ni Harrison at hinigpitan ang kapit sa palad ng dalaga. Okay, I will consider this proposal. Sabay silang napatingin kay Miguel. In one condition. Anything. Tugon agad ni Harrison habang nakangiti. Pero naglaho din yon nang makitang paglipat ng mga mata ng kaharap sa kahawak kamay niyang mind reader. I want to know her. Puwang ang labi ni Mandy sa kanyang narinig.
Malakas na ibinaba ng binata ang walang laman na baso ng alak. Napahinga siya matapos. Nilingan niya ang dalagang tahimik sa kaniyang tabi. Nababaliw na ba siya? Bakit ang makilala kang hinihingi niyang kondisyon? Inis na tanong ni Harrison. Itinikom ni Mandy ang labi. Hey, Mandy. Anong nabasa mo sa isip niya? Usisa ng binata. Ewan ko. Baka nagandahan siya sa akin. Mahinang sambit niya. Malakas at malutong na tawa ang pinakawala ni Harrison dahilan para mapatingin sa kanya ang mga nasa restaurant. Ang bata pa ni Miguel, pero malabo ng mga mata niya. Tumaas ang kilay ni Mandy. Paanong magagandahan siya sa tulad mo? Itinuro pa siya ni Harrison. Hoy, sobra ka na ha? Naiinis na tumindig ang dalaga. Pasalamatan mo na lang ako kasi may pag-asang mabasa yung proposal mo. Napamaang siya nang mas galit na tumayo ang binata. Natahimik sandali si Mandy. Kung interesado siya sa akin, may problema ba doon? Nauutal niyang katwiran. Maikling natawa si Harrison. Look, wala yun sa kontrata mo at ayoko magkaroon ng investor dahil lang gumamit ako ng babae. That's not what I want. At alam mong ibig kong sabihin. Natahimik si Mandy. Gagawa ako ng ibang paraan. Hindi mo kailangang makipag-date sa kanya. Napahinga na lang siya nang lumabas ng restaurant ang binata. Hindi niya alam kung tama bang nabasa niya sa isip ni Harrison. Isang maliit na ngiti ang ginawa ng dalaga bago kumatok sa pinto. Hindi pa man niya nabubuksan yon, ay naririnig na niya ang pag-ubo ng binata. Good morning. Bati niya. Lumingon lang itong sandali at bumalik din sa pagtatrabaho. Marahan siyang lumapit sa silyang kaharap ng mesa ng CEO. Yung tungkol kay Miguel? Hindi ako sang-ayon sa kondisyon niya. Seryosong putol agad ni Harrison. Pero malaking tulong yun sa kumpanya mo. Pedabog nitong sinaradong hawak na folder at seryosong sinalubong ang mga mata ni Mandy. Oo. Gagawin ko ang lahat para makakuha ng investor para sa Parma. But I will not put anyone at risk for the sake of the company. Lalo na kung ikaw. Pabulong na dagdag ng binata at muling pinagpatuloy ang ginagawa. Ano? Pilit na sinilip ng dalaga ang mukha nito. Tumalikod ka. Huwag mong basahin ang isip ko. Umirap siya at tumalikod sa binata. Maghintay ka riyan. May pupuntahan tayo mamaya. Yes, sir. Sarkastiko niyang tugon. Sa sofa siya umupo at tinanaw si Harrison. Malungkot siyang napangiti nang mabasa kung gaano karaming problema ang nasa isip nito. Ganun na rin ang mga alalahanin. Sana nga lang talaga makatulong siya. Hindi lang basta mabasa ang isip ng mga posibleng mamumuhunan sa kumpanya. Okay ka lang? Tumayo agad si Mandy nang ubuhin ang sunod-sunod ang binata. Ikukuha kita ng tubig. Lumabas siya at muling bumalik. Inabot sa binata ang baso. Marahan niyang inilapat ang palad sa noon nito. Mainit ka. I'm fine. May trabaho ako. Napahinto si Harrison ang pigilan ng dalaga ang kamay niya. May sakit ka. Huwag kang ang makulit. Halika. Pilit siya nitong itinayo at dinala sa sofa. I can't rest. May pupuntahan tayo nila Nigel. Ako nang bahala. Kaming dalaw na lang ang pupunta. Dito ka't magpahinga. Persahang pinahiga ni Mandy ang binata at tinakpan ng maliit na kumot. Magpahinga ka lang dito. Akong bahala sa lahat. I can do it. Nakalimutan mo na ba? Nababasa ko ang isip mo. Natigilan si Harrison habang pabangon. At nababasa ko na hindi mo kaya. Hindi naman siya nakakibo. Umupo sa gilid ng binata si Mandy. Nagtugma ang mga mata ng dalawa. Pwede kang magpahinga, Harrison. Mabilis ang oras. Maraming pwedeng mangyari. We didn't know na baka ito na yung araw na makahanap ako ng investor. I can't let any day go by. Naiintindihan kita. Napatingin siya sa kamay ng dalaga na nasa balikat niya. Pero mas importante ang kalusugan mo. Hayaan mong tulungan kita ngayon. Kami na ni Nigel ang bahala. Napangiti si Harrison.
Masaya siya na hindi lang may kakaibang abilidad ang natagpuan niya, kundi isang taong handa siyang samahan pag-abot ng pangarap niya para sa kumpanya. Mabilis na tumayo si Mandy nang mabasa ang isip ng binata. Sige na, alis na ako. Nagmamadali siyang lumabas. Gusto niyang takasan ang nababasa sa isip ni Harrison dahil bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Good morning, Mrs. Ronan. Habol hininga pa si Nigel at Mandy nang humarang sa isang may edad na babae na nasa parking lot. Busy si Mrs. Ronan. Hinarang sila ng isang malaking security guard. Kahit sandali lang, ibibigay lang namin to sa kanya. Nagsumiksik siya sa kapirasong pagitan at pilit na inabot sa matandang babae ang dokumento. Ma'am, sana kahit isang minuto, ilaan niyo para sa proposal na to. Nang lumapit ito, ay automatikong umalis ang security kaya mas nakita niya ng harapan ng investor. Ma'am, galing po kami sa Medicare Pharma. Pakilala ni Nigel. Naningkit ang mga mata ni Mandy nang mabasa ang nasa isipan ng kaharap. Wala itong ideas sa kumpanya. Seryosong sinulyapan lang nito ang file folder. Huwag niyo hong maliitin ang Medicare Pharma. Natigilan ang matanda. Matapang niyang sinalubong ang mga mata nito. Magaling ang CEO namin. Siguradong kapag sinubukan yung basahin ng proposal, papayag kayo. Wala kang narinig sa akin na kahit ano. Nakangiting aniya ni Yula. Lihim na napangisi si Mandy. Hanggang sa kunin ang matanda yon at sinimulang buklatin. Pigil ang inis niya nang mabasa kung anong nasa isip nito. Hindi nito nagustuhan ang proposal. At sigurado itong walang patutunguhan ng perang ipupuhunan nito sa kumpanya. Oh hi, Mrs. Ronan. Harrison? Sambit ni Mandy nang makitang sumulpot na binata. Kuminang agad ang mga mata ni Yula nang masilay ng binata. I'm Harrison Del Rosario, the CEO of Medicare Pharma. Nice to meet you, Harrison. Tinitigan ng dalagang magkahawak na kamay ng mga ito. Nang lingain ang matandang babae, ay marami nang naglalaro sa utak nito. Sana maglaan kayo ng konting oras para basahin ang project proposal namin. We work hard on it, and if you have any questions and suggestions, don't hesitate to contact me. I really want to convince you. Ma'am, we need to go. Bulong ng security nito. Bumaling si Yula sa binata. I think your proposal is good and interesting. Napailing si Mandy dahil kabaligtaran nang sinabi nito ang nasa utak ng investor. Really? Thank you so much. Lubos na pasasalamat ni Harrison. We have to go. Take care and have a nice day. Sabay-sabay silang umatras ng umabante ang mamahaling kotse nito. Yes! Sigaw ni Harrison nang makalagpas ang sasakyan. Mandy. Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat at pilit na hinarap. Nabasa mo ang isip ni Mrs. Ronan? Alam mo bang pihikan siya sa mga investment niya pero nagustuhan niya yung sa Pharma? Masayang sambit nito. Walang ganas siyang umiling. Teka, ba't hindi ka masaya? Ano bang nabasa mo sa isip niya? Natigilan si Mandy nang matitigan si Harrison. Nagtatanong ang isip nito kung nagsisinungaling ang matanda. Siguradong kapag sinabi niya ang totoong nasa utak ni Yula, madidismaya ito at hindi niya kayang sirain ang katiting na pag-asa ni Harrison. Mandy. Untag ng binata. Piniksin niya ang mga balikat. Interesado siya sa proposal mo at siguradong magkikita pa kayo. Niyakap siya nito sa sobrang saya. Thank you. Para saan? Magkaharap sila ngayon sa bookstore matapos siyang ihatid ni Harrison. For doing this. Kung papayag siya, siguradong malaking investment ang makukuha ng Medicare Pharma. Pinagmasdan niya ang binata. Punong-puno ito ng pag-asa. Kung sasabihin niyang totoo, siguradong guguho ang pangarap nito para sa kumpanya. At dahil yun sa'yo, you came all of a sudden and everything fell perfectly into place. Kung maging successful man ang Pharma, gusto ko kasama ka. You can work for me formally.
kahit ano namang trabaho ang pwede sa akin sa kumpanya mo. Nakapamulsang nag-isip si Harrison. You can be my secretary. Siguradong magiging busy ng schedule ko kapag lumago ang Medicare. Kailangan ko ng executive secretary. Naging tuwid at seryoso ang anyo ng dalaga. Gusto ko ng tahimik na buhay. Ayokong mapuno ng problema. Kapag tapos ng trabaho ko, babalik na ako sa bookstore ni Mama. Himala ah! Umuwi ka pa! Isang hampas sa ulo ang natanggap ni Mandy sa ina nang maabutan sila sa labas ng bookstore. Napatingin ito sa binata. Hindi ko siya boyfriend. Pauna niya agad nang mabasa ang nasa isip ng kanyang mama. Eh ano? Good evening, ma'am. Ako po si Harrison. Nagtatrabaho po sa akin ang anak niyo. Paliwanag nito. Inabot niya ang kamay pero nakataas ang isang kilay na tiningnan lang yon ang ginang. Ma, siya ang CEO ng Medicine Pharma na pinagtatrabahuhan ko. Mayabang na inayos ng binata ang suot. Medicare Pharma? May ganun bang kumpanya? Naglaho ang kumpiyansa ni Harrison. Anong alam mo sa trabaho doon? Siguradong ginagamit mo lang ang kakayahan mong magbasa ng isip ng iba. Kaya dito ka na lang sa bookstore. Excuse me, ma'am. Seryosong singit ng binata. Kailangan ko si Mandy. Tinitigan niya ang binata. Saan? Sa trabaho? Dito sa bookstore? May iwasan niyang mabasang isip ng maraming tao. Hindi lang ho sa trabaho. Napakurap ang dalaga hanggang sa hawakan siya sa kamay ni Harrison. Kapag ho, ayos ng kumpanya, papakasalan ko siya. Anong sinabi mo? Nanlalaking mga matang tanong ni Mandy sa binata. Huwag kayong mag-alala. Ako ho ang bahala sa anak niyo. Nagkatitigan silang dalawa. Anong pakakasalan? Tanong niya nang pumasok ang ina sa loob ng bookstore matapos marinig ang siguradong pahayag ng binata. Hindi naman makasagot si Harrison. Ano? Tinulak siya sa balikat ng dalaga dahilan para mapaatras siya. Huminga siya bago tinaas ang muka. Hindi ba nababasa mong nasa isip ko? Go, read it. Natigilan si Mandy at tinitigan ang kaharap bago tumaliko dito. Ayoko. Pakakasalan kita. Pangako yan. Sa pagharap niya kay Harrison ay nakatalikod na ito at naglakad na palayo. Isang buntong hiningang pinakawalan niya. Sa pagkakataon na ito, hindi niya gustong mabasa ang isip ng binata. Isang kumikintab na kotse ang huminto kay Mandy. Nang ibaba ang bintana ay naroon si Miguel. Hi Mandy, come on. Iahatid na kita sa Pharma. Napilitan siyang sumakay ng marinig ang malakas na busina mula sa sasakyan sa likod nito. Hinihintay ko lang ang sagot ng CEO ng Pharma. Ibig sabihin binasa mo yung proposal? Yeah. Nang lumingas si Miguel ay nabasa niyang nasa isip nito at nagsisinungaling ito sa kanya. Honestly, wala talaga akong alam tungkol sa Medicare Pharma and about the new CEO. That's why it's really hard to decide. Magaling at may malinis na intensyon si Harrison para sa kumpanya niya. Gusto niyang magbunga ang pagsisikap niya. Konting tulong at tiwala ang kailangan niya. You seem to know him well. Bilib na bilib ka sa kanya. Nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi ako sinungaling katulad ng iba. Parinig ng dalaga na nagpalunok sa guilty na si Miguel. Huminto ang kotse sa Medicare Pharma building. Hinubad ni Mandy ang seatbelt bago bumaling sa binata. Salamat sa... Gusto mo siyang tulungan? Seryosong putol ni Miguel sa kanya. Makipag-date ka sa akin. Napahinto sila nang may kumatok sa bintana ng kotse. Naroon ang nagdidilim na mukha ni Harrison. Binuksan nito ang pinto at hinila palabas ang dalaga. Ba't kasama mo yan? Harrison! Nadagdagan ng lukot sa noon ng binata nang marinig ang bati ni Miguel na palapit sa kanila. Tumingala ito sa kumpanya. So, ito pala ang Medicare Pharma. Maliit para sa isang pharmaceutical company. Tumangutango pa si Miguel. I did a background check on your company. Seryoso niyang pinagtagpo ang kanilang mga mata. Ang Pharma mo ang may pinakamababang sales sa buong bansa. Wanna know why?
kasi nag-focus kayo sa herbal medicine. Lihim siyang humugot ng hininga at seryosong nagbaling kay Miguel. And you really expect na may mamumuhunan sa inyong investors? Kaya tiwala ang kailangan ko, hindi ang pangmamaliit mo. Forget about my proposal. I can't do business with arrogant investors like you. Mukha ka lang maraming alam, pero alam kong wala kang ibubuga. Nagkatinginan sina Mandy at Harrison. Let's go. Hindi siya makakatulong sa atin. Aniya ng binata nang hawakan siya sa kamay. Sabay silang pumasok ng opisina. Hambog. Pasalamat siya. Namana niya sa mga magulang niyang meron siya ngayon. Inis na satsat ng binata nang umupo sa ibabaw ng mesa. Seryosong sinulya pa nito ang dalaga. Bakit ka nakasakay sa kotse niya? Nadaanan niya lang ako. Bakit kasi pakalat-kalat ka? Ano ka? Pupo? Masamang tingin ang binaling ni Mandy sa binata na nagmamadaling iniwasan nito. Huwag ka na ulit makikipag-usap sa kanya. Puro kayabangan lang ang sasabihin ng lalaking yun. Dagdag pa ni Harrison. Hindi mo na yan kailangang sabihin. Nakalimutan mo? Nababasa ko ang isip niya. Good. Tumanguna ang CEO. Ano ng plano? Itinikom nito ang labi. Wala na tayong kikitang investor? Bumalik sa sili ang seryosong si Harrison. Lumapit ang dalaga sa mesa at hinilig ang mukha rito. Hoy! Ano na? Let's wait for Mrs. Ronan's call. Bakit? Nasa na yung profile ng ibang investors? Baka meron pa. Wala na. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Dahan-dahang inangat ng dalaga ang ulo. Huling barahan na natin si Mrs. Eula Ronan. Naalala ni Mandy ang panlalait nito sa proposal lang binata. Nahugot niya ang marahas na paghinga. Naniniwala akong makakakita siya ng dahilan para mag-invest sa kumpanya. May taong magtitiwala sa akin. Marahan siyang tumango at pinagmasdan ang determinadong si Harrison hanggang sa mapatingin ito sa kanya. Nauna ka nang magtiwala. Sigurado akong ikaw ang swerte ko. Paano kung hindi ka pa rin pagbigyan sa pagkakataon na to? Malungkot na tanong ni Mandy. Sandaling natahimik ang binata. Anong gagawin mo? I know how difficult it is to earn money. Negosyante sila. Hindi nila basta isusugal ang pera nila sa hindi sigurado. Tumango-tango si Harrison bago naiiyak na tiningala si Mandy. Inihanda niya na ang sarili sa ganoong senaryo. Paano ka? Maluha-luha na rin niyang tanong. Anong paano ako? Nandito ka. Pilit pinasigla ng binata ang boses. Pinagkatitigan niyang mga mata ng dalaga bago marahang inabot ang dalawang kamay nito. Alam ko na magiging maayos ang lahat basta. Nasa tabi kita. May kakayahan kang makabasa ng isip at gusto kong sabihin mo lahat ng nababasa mo. Kung kailan ako dapat humintong umasa. Si Mrs. Eula Ronan, kailangan ko malaman kung may pag-asa ang kumpanya sa kanya. Gumiti siya kay Harrison. Hinawakan ang buhok nito at hinaplos. Kita niyang pangingitim ng ilalim ng mga mata nito at ang pagod sa anyo. Nakatitig si Harrison sa cellphone. Dalawang araw nang lumipas matapos nilang maibigay ang proposal. Umaasa siyang tatawag ang sekretary ng investor na si Mrs. Ronan. Napatingin siya nang maihampas sa ibabaw ng mesa si Mandy. Pinabibigay ni Mama. Walang ganang aniya nito. Napangiti naman ang binata at tinitigan ang mga pagkain sa lalagyan. Thank you. Anong thank you? Tiningala niya ang dalaga. Kinukulit niya ako. Kailan ka raw pupunta para pag-usapan ang kasal? Gigil ngunit nagtitimping tanong ni Mandy. Oo nga pala. Bakit mo ba kasi sinabi yon? Bakit? Ayaw mo ba? Seryosong balik tanong sa kanya ng binata. Tumingala ang dalaga para hindi mabasang nasa isip ni Harrison. Don't worry. I will talk to your mom. Harrison, kung pakakasalan mo ko dahil nakakabasa ako ng isip ng mga tao, pwede ba? Sabihin mo na agad kay mama na nabigla ka lang? What are you talking about? Huminga si Mandy at diretsong tinitigan ang mga mata ng CEO.
Papakasalan mo ko dahil kailangan mo ko. Yun ang nababasa ko sa isip mo. Magagamit mo ko kung saan-saan. Pakakasalan mo ko dahil kailangan mo ang kakayahan ko. Natigilan si Harrison. Gusto kitang tulungan dahil malinis ang intensyon mo. Hindi mo ko kailangang pakasalan. Wala akong hinihinging kapalit. Kaya ngayon pa lang, putulin mo ng imahinasyon ni Mama na magpapakasal ka sa akin. Inirapan niya ang binata bago tumalikod. Papakasalan kita dahil gagamitin lang kita? Sigurado ka bang yan ang nabasa mo sa isip ko ngayon? Napako ang mga paa ni Mandy. Kung yun ang nababasa mo, marunong ka bang umintindi ng puso? Baka sa pagkakataon na to, ibang maintindihan mo. Pigil ang mga luha niya. Naputol ang madrama nilang usapan ng tumunog ang cellphone ni Harrison. Nagpakawala ng hangin ng binata bago kinuha ang tumutunog. Hello? Walang ideyang lumingon si Mandy sa tumayong binata. Okay, thank you so much. See you. Nagtagpo ang kanilang mga mata at isang magandang ngiti ang nakita niya sa gwapong mukha nito. We have a meeting. Kanino? Kay Mrs. Ronan. Napayuko si Mandy. Kasalukuyang paikot-ikot sa harapan niya ang kabadong binata. Pwede bang huminto ka? Nakakahilo ka na. Huminto naman ito sa harapan ng dalaga at huminga ng malalim. Nasulyapan niya ang kurbata nito. Tumayo si Mandy at inayos yon. Natigilan naman si Harrison at pinagmasdan ang kaharap hanggang sa mapangiti siya ng kusa. Papakasalan kita, Mandy. Marahang sinalubong nito ang mga mata niya. Hinawakan niyang magkabilang bisngi ng mind reader. Hindi lang babaeng may kakayahang makabasa ng isip ng iba ang natagpuan niya, kung di ang siguradong gugustuhin niyang makasama habang buhay. Tumigil ka nga. Totoo ang sinasabi ko. Kinuha niya ang mga kamay ni Mandy. Kapag naging maayos ng lahat, magpapakasal tayo. At bakit naman tayo magpapakasal? Tumaltak si Harrison at basta na lang binitawan ang magkabilang kamay ng dalaga. Isip nga lang palang kaya mong basahin, hindi puso. Tsaka ako na lang sasabihin sa'yo kung bakit kita pakakasalan. Sigurado namang papayag ka. Masyado kang kampante. Alam ko naman na gusto mo rin na pakasalan kita. Patuloy nito. Sasagot na sana siya nang bumukas ang pinto at naroon si Nigel. Naghihintay ng sasakyan. Alright, let's go. Hinawakan siya sa kamay ni Harrison at hinila na palabas. Nagderecho sila sa isang mamahaling restaurant. Magkatabi sila sa silya ng balisa pa rin na binata. Hinawakan ni Mandy ang nanginginig na kamay ni Harrison na may hawak na baso ng tubig. Naghinang ang kanilang mga mata. Paano mo ako papakasalan kung para ngayon pa lang mamamatay ka na sa kaba? Napangiti ang binata dahilan para gumuhit din ang matamis na ngiti sa labi niya. Harrison! Mrs. Ronan. Mabilis na tumayo ang CEO. Nagkamay ang dalawa. Please sit down. Inukupahan ng matandang silya bago sinulyapan si Mandy. I won't waste my time, Mrs. Ronan. What do you think about our project proposal? I want to talk to you privately. Napasulyap si Harrison kay Mandy. She can't leave because she's my... Okay lang. Sa labas na ako maghihintay. Tumindig na ang dalaga. Naiwan ang dalawa. Like I said, I will invest 20 million pesos in Medicare Pharma. Kung hindi na kontrol ni Harrison ang sarili, malamang matumbas siya sa pagkabigla. 20 million? Yes, but I'd like to know if you're still single. Because if you're going to ask me, I'm single and ready to mingle. Napakunot noo siya. Nalunok niya ang laway at napataas ang magkabilang balikat ng hawakan ng matanda ang kamay niya. And stop calling me Mrs. Ronan. Nanginginig ang binata nang ilayo ang mga kamay sa matandang kaharap. Kapag nakapagdesisyon ka na, call me. Tumayo si Yula habang nakangiti. You better think about it, Harrison. Marami akong maitutulong para sa pharmaceutical company mo. Kinakabahang tiningala ni Harrison
ang investor na interesado pa yata sa kanya. I don't like wasting my time. Aasahan kong sagot mo, handsome. Kumindat pa si Yula sa binatang CEO. Naiwang tulala ang binata. Dumaan sa harap ni Mandy ang matandang babae. Doon lang siya bumalik sa loob ng restaurant. Naabutan niyang tulala si Harrison. Hoy, ayos ka lang? Sinilip niya ang mukha nito. Don't read my mind. Namumutlang sagot ng binata at bahagyang yumuko. Okay. Umupo siya sa silya. Anong sabi? Pumayag ba siya? May trabaho pa ako sa kumpanya. Natatarantang tumayo si Harrison. Naiwan namang nagtataka si Mandy. Pero mabilis din siyang binalikan ni Harrison. Hinawakan siya sa kamay at hinila palabas. Ano? Nasapo ng binata ang noo. As in, type ka ni Mrs. Ronan? Gulantang natanong ni Nigel. Tumangon ang marahan ng problemadong binata. Magkano'ng inalok? Dahan-dahan niyang tinaas ang dalawang daliri. Lumaki ang mga mata ng kaibigan. 20,000? Million. Inis na pagtatama niya. Grabe, sobra-sobra pa yun para sa project proposal. Anong sabi mo? Kailan date nyo? Anong date? Huwag mo sabihing palalampasin mo yun. Malaking investment yun sa Medicare Pharma. At sigurado kong marami siyang maitutulong sa kumpanya. Huminga siya ng malalim. Hindi siyang gusto kong pakasalan. Seryosong pahayag niya. Matutulungan ka ba niya? Napatingin siya kay Nigel. Kung masigit kang matutulungan ng babaeng gusto mong pakasalan, siya ang piliin mo. Pero kung hindi, pag-isipan mong mabuti. Napahinto sa pagpasok ng pinto si Mandy. Rinig niya ang seryosong pag-uusap ng dalawang binata at tama ang nabasa niya sa isip ng matandang babae. Gusto nitong pakasalan ang CEO ng Medicare Pharma kapalit ng malaking halaga. Hinawi ni Harrison ang buhok at hinila ang suot-suot. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Mandy at tingin niya ay niyayaya siya nito sa isang date. Mandy, seryoso siyang tiningala ng dalaga. I should be the one asking you out, sweetheart. Hati sa kilig at yabang na aniya ng binata na bilib na bilib sa sarili. Umupo ka na nga lang. Tugon ng dalaga. Umorder ka na? Tanong nito nang ukupahan ng silya. Mamaya na, may hinihintay pa tayo. Nag-arko ang mga kilay ng binata. Hi, handsome! Mrs. Ronan? Bahagya siyang nagulat nang masilayan ang matandang babae. Kaabresyeta nito si Miguel. Nilipat niya ang mga mata kay Mandy. Nandito tayo para mag-double date. Mahina't alang ang wika ng dalaga kasabay ng pagyuko. Nagkalas ang dalawang investor. Tinabihan ni Miguel ang dalagang mind reader. Habang ang may edad naman na si Yula ang tumabi sa silya niya. Napahinga ng malalim si Harrison nang mapagtanto ang lahat. Si Miguel ang bumasag ng nakakabinging katahimikan sa kanilang mesa. Yula told me about investing in your company and I also thought of investing 10 million pesos. Huminto sa pagnguya si Harrison at tiningnan ang kaharap na binata. Nakita niya ang pag-akbay nito sa katabing dalaga. Sapat na siguro ang amount na yon, hindi lang para sa investment but for a better and bigger pharmaceutical company. Right, Mandy? Nagkatinginan silang dalawa. Tama. Napipilitang tugon ni Mandy. Umirap si Harrison at padabog na ibinaba ang kutsara. Umangkla naman sa braso niya si Yula. What about my offer? 20 million pesos is waiting for Medicare, Harrison. Why? Don't you want to take it? Tanong ng nakangising si Miguel. Yula is going to the States. Mas maganda kung masisettle ng mga investment namin sa kumpanya mo. I can even hire qualified people to ensure the quality of your medicine. Si Yula naman ang nagbaling kay Harrison. See, Harrison, we can help you in so many ways. Just say yes. Sinadya mo to? Napapikit si Mandy ng ihagis ni Harrison
ang table napkin nang maiwan silang dalawa sa mesa. Mandy! Seryosong tawag nito sa kanya. Gusto ko lang makatulong. Tugon niya habang nakatungo. Natawa ng hilaw sandali ang binata bago huminga ng malalim. Pumayag ka na rin sa Miguel na yun? Tumanaw siya sa labas para iwasan ang nababasang dismaya sa binata. Tinatanong kita! Pigil na sigaw ni Harrison. Gigil na humarap si Mandy. Oo! Wala na rin akong iisipin kung siyang makakasama ko. Marami siyang pera. Hindi ko na kailangan magtrabaho at magbasa ng isip ng kung kani-kanino. Automatikong nagtagpo ang kilay ng binata. Tanggapin mo na rin yung alok ni Mrs. Ronan. Napakalaking halaga nun. Naging mababa ang tono ng boses ng dalaga. Siguradong malaking tulong yun para sa kumpanya mo. Hindi ba? Pareho tayong walang talo. Mandy, naririnig mo ba yung sarili mo? You're pushing me away. Kahit alam mong nangako ako sa'yo. Hindi kita matutulungan. Kaya ipamimigay mo ko? Mamasama sa ang mata ni Mandy. Ginagawa ko lang ang makakabuti para sa'yo. Ito talagang gusto mo? Pinagkatitigan siya ni Harrison na para bang binibigyan pa siya ng pagkakataon na baguhin ang kanyang naging desisyon. Then fine. Seryosong tumayo ang binata. Kalimutan mo na ang kasal. Kung tingin mo, mas makakabuti sa akin ng 30 million pesos. You really helped me decide, Mandy. Total, matagal ko naman ang pangarap na maraming mag-invest sa kumpanya ko. Pinigilan ni Harrison ang emosyon sa dibdib. Pakiramdam niya, walang tiwala sa kanyang dalaga na magpa siya para sa kanilang dalawa. Masakit din isipin na tinutulak siya ng dalaga sa iba habang ang gusto niya ay makasama ito. Pero ano nga bang buhay ang maibibigay niya kay Mandy? Siguradong mapapagod lang din ito at hindi maiwasang tulungan siya sa pagpapalago ng kumpanya. Habang kapag si Miguel ang nakatuluyan ng dalaga, ay magiging buhay prinsesa ito. At isa pa, malaki ng pangarap niya para sa Medicare Pharma. Lumalapit na ang perang una pa lang naman talagang kailangan na niya. Seryosong tinitigan niya ang dalaga. Hindi ko kayang bigyan ka ng malaking halagang kailangan mo, Harrison. Alam kong pangarap mo to, kaya gusto kong tumulong sa'yo. At ito lang ang magagawa ko. May mga luhang tiningala siya ni Mandy. Edi salamat. Mapaklang sagot ni Harrison. I will send your salary right away. Thank you for working with Medicare Pharma. Ani yan ito at tuluyang umalis. Doon lang tuluyang bumagsak ang luhang pinipigilan niya. Ibinalik ng dalaga ang regalo mula kay Miguel. Kasalukuyan silang nasa loob ng bookstore. Mandy. Ilang buwan na akong paulit-ulit, Miguel. Wala kang mapapala sa akin. Seryosong pagtatapat niya. Bakit? Dahil kahit hindi na ako mag-invest sa Medicare Pharma, makikilala na sila? Piko nitong sagot. Nabalitaan niya na tumaas na ang sales ng pharmaceutical at mas dumadaming nagkaka-interes sa kumpanya ng binata. Hindi kinuha ni Harrison ang pera ni Miguel, si Yula ang tumulong dito. You can't have Harrison. Magpapakasal na sila ng matandang yun. Ayos lang. Masaya ako para sa kanya. You're crazy. Hinampas nito sa harap niya ang bulaklak at bisit na umalis. Sinundan niya ng tingin ng binata. Kung ikukumpara kay Harrison, walang-wala si Miguel sa lahat ng aspeto. Hindi nito katulad ng binata na marunong maghintay at magsika para sa lahat ng gusto. Nasaan na yung CEO na nangako na pakakasalan ka? Nagpakasal sa iba matapos sumikat ng Medicare Pharma. Nilingan niya ang ina. Ano na? Nasaan na yung Harrison na yon? Tanong ni Melinda. Maging masaya na lang tayo para sa kanya, Mama. May malinis siyang intensyon. At hindi lang para sa kanyang tagumpay na meron siya. Para yun sa kumpanya. Layunin nilang magkaroon ng epektibo pero murang gamot. Umangkla si Mandy kay Melinda. Alam niyo bang, isa sila sa mga magdudonate ng libreng gamot para sa mga medical mission? Ginagawa niya yun para sa nakakarami. Eh paano ka, anak? Malungkot na tanong nito sa kanya. Ayos lang ako, Mama. Sigurado akong masaya siya kaya
mas masaya ako para sa kanya. Ganun naman dapat, hindi ba? Itinikom niya sandali ang nanginginig na labi at pinigilan ang pagbugso ng damdamin. Ganun ang pagmamahal. Ganun ang tunay na nagmamahal. Pigil ang garalgal ng tinig ng dalaga. Huminto si Mandy sa pagbabasa ng libro. May kararating lang na customer sa counter pero hindi naman nagsasalita. Kaya dahan-dahang nagangat ng mukha ang dalaga at lumambot ang anyo niya nang masilayan ang binatang hinahanap-hanap ng puso niya. Seryosong nakatitig lang ito sa kanya. Anong ginagawa mo? Hay, basahin mo na lang ang isip ko. Sandali niyang pinagmasdan ng CEO bago tinungo ang ulo. Mamili ka na rin ng librong bibilhin mo. Mali ang pagkakabasa mo. Gumagana pa ba yung superpower mo? Tumaltak pa si Harrison. Sandaling nilibot nito ang mga mata sa bookstore bago binalikan ang atensyon ng nakayukong dalaga. Natigilan si Mandy nang may marinig na ipinatong ito sa ibabaw ng counter. Nang sulyapan ay napahawak siya ng mahigpit sa pahina ng libro. I'm here to fulfill a promise. Natitigan niya ang isang singsing. Hindi ako katulad ng iba riyan. Kapag nangako ako, tinutupad ko. May nagbabadyang luhang tiningnan siya ng babae. Hindi ko ginamit si Yula. Tinanggihan ko ang alok niya. Ang pinilit ko ay ang mabasa at mapag-aralan niyang project proposal at ilang presentation ng Medicare Pharma at nakumbinsi siyang mag-invest ng 20 million. Mabilis na tumulo ang luha ni Mandy. Umikot ang binata sa counter at lumapit sa kanya. Papakasalan mo pa rin ba ako? Seryosong tanong ni Harrison. Habang pinagmamasdan ng dalaga'y sulit lahat ng pagod at hirap niya para sa kumpanya. Hindi lang naman para sa sarili ang tagumpay na yon. Malaking bahagi nun ay ang babaeng nagsakripisyo para sa pangarap niya. Ngayon na maayos ng lahat, gagawin naman niya ang isa pang pinangarap. Pangarap kong makasama ka habang buhay. Hindi dahil nakakabasa ka ng isip ng iba. Papakasalan kita dahil. Alam ko. Putol ni Mandy. Marahan siyang tumayo. Nakangiti pero naiiyak na pinagmasdan ang lalaking tinutupad ang pinangako sa kanya. Hindi ko lang nababasa ang isip mo. Nararamdaman ko na rin ang puso mo. Kinuha ni Harrison ang singsing at isinuot sa dalaga. Sige. Anong nababasa mo ngayon? Na mahal mo ko. Napangiti ang binata. Eh anong sagot mo? Mas mahal kita, Harrison. Handa akong ibigay lahat ng ikakasaya mo. Umiiyak niyang tugon. Nasarapan kong ikakaligaya ko. At ikaw yun, Mandy. Marahang hinawakan siya sa bewang ni Harrison at iginiya palapit. Kung wala ka, wala rin saysay lahat ng tagumpay ko sa buhay. Mahal na mahal kita, Mandy. Sa isang halik natapos ang kanilang pagtatapat ng damdamin para sa isa't isa. Halos lumipad ang mga dala-dala ni Melinda nang maabutan ng dalawa. Otomatikong naghiwalay ang labi ni Mandy at Harrison. Hoy! Ikaw lalaki ka! Akmang susuguri ni Melinda ang binata pero otomatikong itinaas ni Mandy ang kaliwang kamay at ipinakita ang singsing. Napahinto ang matanda at nakahinga. Pasensya na ho at natagalan. Bukas na bukas o. Papakasalan ko ang anak niyo. Siguradong aniya ni Harrison bago sinulya pa ng dalaga. Napangiti habang maluha-luha ang ginang. Isang simpleng kasal ang nagdali kay Mandy at Harrison. Magkasama nilang hinarap ang lumalagong kumpanya. Hindi gamit ang kakayahan niya para lumamang sa iba. Hindi akalain ni Mandy na sa pagkakaroon ng kakayahang makita at mabasang isip ng iba, matatagpuan niyang pag-ibig na matyaga at makapaghihintay. At yon ay kay Harrison, ang kanya na ngayong asawa. Humanga siya kung paano ito nangarap at naging porsigido at kung paano iningatan ng isang pangako. Para kay Harrison, natupad na niya ang pangako sa sarili, higit para sa ina.
at para sa mga taong nangangailangan. Mas maligaya siya ngayon hindi lang dahil sa tagumpay ng kumpanya, kundi kasama at kasalo niya ang babaeng mahal sa buhay niya. Tinatamasa niya ngayon ang bunga ng pagiging tapat sa pangako at hindi pagsuko. Dahil para sa kanya, hindi lang sapat basta nangarap, dapat meron ding pagsisikap at hindi rin natatapos ang pangarap sa taong patuloy na nagsusumikap. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po!